Kalab, hashtag Independence Day Saudi po. Bakit hashtag Saudi po ang sinasabi ko, mga kalab? Kasi tayo mga OFW, may kanya-kanya tayong ano eh, yung pinakauna nating bansa na pinagtatrabahoan. So para sa akin, napaka ano to, special na bansa, kahit na marami pong nagsasabi na negatibo, mayroon din naman pong mga positibo. Depende rin po sa tao, or depende rin po sa ating kung paano tayo makikitungo po sa kanila, mga kalab. Kasi alam naman natin yung daliri natin, mga kalab, na hindi magkakapantay. Ganon din po ang mga tao. Kahit saan ka ilagay ng Panginoon, kahit nasa Pinas ka, kahit nandito ka, kung talagang ginawa mo lang yung tama at sumunod ka sa batas at wala kang inaagribyadong tao, so magiging okay yung takbo ng buhay mo. Kasi minsan din po, mga kalab, hindi po tayo mag-judge ng ayon sa nakikita natin. Minsan mag-judge tayo kung ano yung kumbaga. Hello mga kalab, welcome back to my YouTube channel, and sa mga ka-OFW, lalo sa mga ka-OFW ko na katulad ko, isang OFW, welcome back to my channel. So to this vlog, mga kalab, gusto ko lang babatiin ang mga ano natin, mga kaibigan na Saudi. 19th Saudi Independence Day po nila. So matagal-tagal na rin po akong nandito sa Saudi, and I'm very thankful kasi nga, depende po kasi yan, mga ka-OFW, kung saan kahiyang may iba na hindi maganda yung sitwasyon nila dito sa Saudi, may iba na maganda. Kumbaga, naniniwala kasi ako na may kasabihan na kung laki mo yung country na yun, so doon ka mag-i-stay. So depende po yan kung ano yung ano natin, binigay ng Panginoon sa atin. Kasi naniniwala po kasi ako, mga ka-OFW, mga kalab, na ang bawat isa sa atin ay maitinadhana. Ang bawat sa hindi pa nakasubscribe na katulad ko, isang OFW, yan, Jung Blansa, subscribe na yan. Subscribe! All my friends, especially dito sa Saudi, happy Independence Day, 19th Independence Day po sa inyo. Yun lang masasabi ko, mga kalab, na yun, kung mag-ingat lang po tayo sa lahat ng bagay. Alam naman natin na dito sa Saudi ay napaka strict ng batas nila, which is maganda rin naman, advantage din. Mayroon ding namang iba na talagang hindi pinalad. Kahit saan ka naman ilagay ng Panginoon, mga kalab, mayroon talagang mga bagay na tinadhana po sa atin. Ano tayo eh, may mga destination sa buhay. So, ang masasabi ko lang, happy Independence Day sa mga kapatid nating mga Saudi. Sana God bless us all, and mga ka-OFW ko, bakit hashtag Saudi? Kasi po i-share ko lang po sa inyo, total independence din naman po ngayon, so sharing is parang makakapulot din po tayo ng aral. So kasi po, mga ka-OFW, ito po yung first na country na pinagtrabahoan ko, at parang dito na po ako nagkamulat. Hindi naman nagkamulat talaga sa hindi, wala ka sa ano mo, kumbaga hindi ka pa matured. So dito talaga ako nag-matured, o dito ako talaga humubog ng pangarap ko. Kanya-kanya tayo, mga ka-Rab, hashtag kung saan po yung country na pinagtatrabahoan. Malimbawa, hashtag Qatar, hashtag Bahrain, hashtag Kuwait, hashtag USA. So depende po yan. Sa akin, hashtag Saudi, kasi ito po yung unang nangarap ako, nag-apply, natanggap, at first na nakapag-abroad. Una, nanginginig pa ako, mga kalab, nung bagong apa ko sa Saudi. Parang sinasabi ko sa flight attendant na, ma'am, pwede makisama na. Talagang there's a time na talagang I'm too sad, kasi nga nung una pag excited ako when I got hired, when I got my plane ticket, all the processing, visa and everything is already on my hand, and at that time I was in the airport, so I was really excited. But when you are stepping down na sa aeroplano, when you are on the airport at that time, you feel so really wanted to go back to that plane and go back to the Philippines. Yun yung parang experience ko. I-share ko lang sa inyo, mga kalab. Total Saudi, 98 Independence Day naman sa kanila. So parang ito po yung takbo ng buhay ko, mga ka-OFW. So nung pag-apa ko pa lang sa airport, talagang nanginginig ako. Parang kinausap ko yung flight attendant. Nakakatuwa kasi yung flight attendant tumatawa. Hindi, kuya, ano lang yan, 2 years lang yan, mabilis lang yan. So magpauso tayo, mga kalab, hashtag kung
anong bansa po kayo na unang nagtrabaho. Kasi yun talaga yung pinaka-instinct sa atin mga ka-OFW, mga ka-lab, di ba? Para sa akin kasi, special yun mga ka-lab, lalo-lalo yung unang bansa na inapakan mo para mangharap ka ng maliit hanggang sa lumago, hanggang sa lumaki. Pero hindi ko naman nilalat dahil mayroon din naman pong nangharap na hindi naabot kasi sa nangyari po sa kanila sa abroad. Naniwala kasi ako na lahat tayo ay may binigay or nakalaan sa atin ng ating Panginoon. Kumbaga, we have a goal on path na talaga sinusundan, na binibigay sa atin. Kanya-kanya tayo, may sarili po tayong kumbaga goal of life. Pero depende po, nakabase din po sa atin niyan kung paano natin gagawin, kung paano tayo gagawa, kung paano tayo kumilos at rumis. Kung bakit po mga kalab, bakit nyo naitanong na hashtag Saudi yung ginawa ko ngayon mga kalab? Kasi parang naano ko kasi mga kalab nung unang apa. Kasi nga lahat tayo mga kalab may mga experience, may mga kumbaga importante yung bansang pinuntahan mo at first doon ka nagtrabaho, at first doon ka nangarap, at mga simpleng pangarap lang at na-achieve mo yung mga pangarap mo. So tayo, may kanya-kanya tayo bilang isang OFW, may kanya-kanya tayong kumbaga role sa buhay. May iba na-achieve nila yung pangarap nila, may iba hindi na-achieve. Depende po yan, pero yun lang masasabi ko mga ka-OFW. Kung nadapa ka man minsan, bubangon ka at mangarap ka muli. Huwag kang tayo mga OFW, ganun tayo eh. At talagang adya-adya, laban lang, gulang ng go. Kasi yun yung aspect natin para makatulong sa pamilya natin. So para sa akin mga kalab, hashtag Saudi. Kasi ito po yung bansa na unang pinangarapan ko, unang nakapag mga ka-OFW, na kung kahit sa angkang sulok ng mundo, kung talagang yun yung talagang kung baga yun yung tinadhana sa iyo ng Panginoon. Depende kasi yan mga kalab, may tinadhana or may ikaw yung gagawa ng sarili mong or goal sa buhay. Eh kung talagang hindi ka naman sumunod sa batas nila, talagang mapapawaw ka talaga. So depende yan sa iyo. Ikaw yung kumbaga ang Panginoon ay nagga-guide lang sa iyo, pero ikaw ang bubuo ng pangarap mo. You work hard on it para makamit mo yung mga pangarap mo, at kung paano ka bilang isang OFW. Kasi kung marunong ka naman rumispito sa sarili mo, kasi may kasabihan na if you want respect, first respect yourself. So unahin mo muna, irespeto mo rin yung sarili, kung paano ka manamit, kung ano ka makasalamuha, paano ka makikapwa tao. Kalab, ang advantage po mga kalab, bakit marami pong Pilipino dito sa Saudi Arabia, at bakit po maraming OFW na Pilipino dito sa Saudi Arabia? Kasi ito po yung mabilis na bansa na maka lipad ka kaagad. Walang kuskus balungos, basta kung kumpleto yung papers mo, kung hindi ka naman criminal, kung wala ka namang record sa Pinas. So talaga ang bilis-bilis kang makapag-apply, unlike sa Europe, unlike sa US, unlike sa Amerika, kung saan sa Australia. So it's too hard to apply for a visa. So dito kasi mabilis, kaya yun po yung parang first step stone, yung pong mga unang pag-apak mo sa mga pangarap mo. Ang minsan nga mga ka-OFWs, yung iba dito yung ano nila, unang nabuo yung pangarap nila, pero hindi po sila nakontento at nag-abroad sa kung ano yung bansa na pinapangarap nila. So para sa akin marami akong mga utak at puso natin na i-instinct na, kasi pag sinasabing Saudi, ang dami mong negatibong naririnig. Pero huwag kang masyadong judgmental, kasi mahirap yung maging judgmental ka sa sarili mo. Kung sila po ay hindi pinalad, yung sarili mo, may kanya-kanya tayong mga goals sa buhay. Yung sarili mo, huwag mong i-compare sa ibang tao, kasi nag-iisa ka, special ka, special siya, special tayong lahat. Tayong lahat ay ano ng Panginoon talaga. Pero huwag mong anuhin yung bansa na puro negatibo. Kasi pagdating mo dito mga kalab sa Saudi, nung pagdating ko dito, maganda naman pala. So depende yan kung paano ka makikisalamuha sa mga lokal, kung paano mo i-act yung sarili mo bilang ikaw. Kasi kung barumbado ka, kung bastos ka, kung hindi ka kagalang-galang, diba? Hindi ka rin nila rerespetuhin. So it depends on your hands kung paano mo itakbo yung buhay mo or relita mo dito sa mga kalab. Mayroon din mga taong or kapwa natin OFW na hindi pinala dito. So talagang
parang kumbaga nakakasad na narinig natin ang mga pangyayari, pero para sa akin kasi dasal na lang at panalig sa Diyos, at gawin mo na lang kung ano yung karapat dapat na dapat na maging okay ka kahit saan ka naman ilagay, kung talagang may kabalbalang kang ginawa, kabalustugang kang ginawa, at mga hindi ang angkop sa mga role nila, talagang machuchugi ka. So yun lang yung mga sasabi ko, mga kalab, na ikaw bilang isang OFW, ikaw bilang isang tao, bilang isang mamamayan Pilipino, kasi reflect yan sa atin, mga kalab, kung ano ka, kung ano yung pinapakita mo sa ibang bansa, nagre-reflect yan sa kalahatan. So bilang isang Pilipino, so gawin mo lang kung ano yung tama. Yun lang yung ma-advise. Yun lang ma-share ko, mga kalab, hashtag Saudi, kasi ito yung unang bansa na nangarap ako. Ito yung unang bansa na nagtrabaho ako bilang isang OFW. So I'm proud na kumbaga party na lang half ng buhay ko tong Saudi. I'm proud na naka-stay ako dito sa Saudi at na-experience ko yung kung anong mayroon sila, yung sa lugar, sa mga mall, at sa mga, kasi kumbaga, mga kalab, something different, kasi manibago ka, mga kalab. So para sa akin, mahalaga tong Saudi. Marami akong na-experience dito. Marami akong, kumbaga, dito nabuo ang pangarap ko, kasi ito yung unang country na pinagtrabahuan. At yun lang yung masasabi ko, mga kalab, kasi parang tayo din yan sila, mga kalab, may mabait, may masama. So kahit saan ka namang lupalop ng mundo, ilagay ng Panginoon kung talagang ginawa mo yung tama. Kalab, ikaw, mga ka-OFW na katulad ko, ano bang hashtag first time abroad mo? So share lang, comment, share and like, and don't forget to subscribe, mga kalab. Yun lang yung maano ko, mga kalab, masishare ko. Happy 19th Independence Day sa Saudi po, sa ating kapatid na mga Saudi na Muslim. So yun lang, mga kalab. So be hope, be kind, be love to others, mga kalab. Spread, mga kalab, spread love. Lagi kong sinasabi, mga kalab, sa gitna ng dilim, may liwanag. Sa dulo ay may liwanag, mga kalab. At alam ko, mga kalab, bilang isang OFW, tayo lumalaban tayo bilang isang Pilipino na OFW. Lagi tayong positibo sa buhay. Adya-adya, laban lang. Ganun tayo, mga Pilipino. So, take care, mga kalab. Alam nating, you know, napakasad yung ilang buwan na pandemic na nangyari sa atin, at until now. So ingat-ingat lang po tayo, mga kalab. Gawin yung mga protocols na wear mask at keep distancing. Huwag po natin kalimutan yan. Huwag natin health first before anything else. Yun, palaging maghugas ng kamay, mga ka-OFW, lalo na sa isang katulad ko, ikaw, ako, na isang OFW. Thank you, mga kalab. Thank you, mga ka-OFW.